Let us begin with a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we thank you for gathering us today. We ask for your grace to bless us. Bless us with your Spirit. Bless us with your presence. Grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Saint Joseph, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Doon po sa Santa Maria Goretti, doon ang office ng CWL. Di po ba, no? Pero ang parokyang yun, walang CWL. Walang CWL. Nakikimisa lang sila doon. Ano po? Ang hirap nito magbibigay ka ng talk. Padar, anong topic? Basta len. Ay, naku, ang hirap niyan. Ano po? Okay. Ganito. Isang oras lang daw, isang oras. Ha? Ano ka? Inaabuso, nagsisimula ko, inaabuso. Ha? Hindi yun po. Bakit kailangan natin habain? Alam ko lumang tutulugan nyo lang ako. Let's talk about Lent as a way of looking at life from birth, death, and rebirth. Birth, death, and rebirth. Ano pa? Pinaparecord ko para pag nakatulog kayo, panoorin nyo na lang uli. Ano pa? Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko kayo pupunahin. Ano pa? Sanay na ho ako sa ganyan. Ha? Yung tinutulugan ka. Ha? Sanay na ako. Ano po? Birth, death, and rebirth. Saint Ignatius of Loyola said this, the moment you are born, you start dying. You have to accept this. The moment you are born, you start dying. Why? Because we are not meant to stay in this world. Some live long, but nobody stayed forever. Tanggapin natin yun. Ano po? Sadyang nakikiraan lang tayo sa buhay na ito. Yung iba matagal-tagal, yung iba maiksi lang. Sabi ko nga, sabi po ni Mark Twain, isang pilosopo, mayroong dalawang yugto ng buhay. Two important moments in people's lives. Ano po? The moment you are born and the moment you realize why you were born. Mahalaga yun. The moment you are born in the realization why you were born. Mahirap naman yung dumaan ka sa mundong ito, hindi mo man lang nalaman kung bakit ka pinanganak. Di po ba, ano? At hari nawa, ayaw nilang tanggapin ito. Pero ito nakasulat sa Biblia. Nung pinagkanulo ni Judas si Jesus, ano sabi ni Jesus mula ito sa bibig ng Diyos? Sinabi niya kay Judas, sana hindi ka na lang pinanganak.
masakit yun, di po ba, anak? Pero, maraming magulang ang nagsasabing gano'n sa anak. Sana hindi ka nalang pinanganak. Marami ding asawa yun ang sinasabi sa asawa. Sana hindi ka ang aking naging asawa. Tama po ba? Siguro may nagsabi sa inyo niyan, no? Or, kayo ang nagsabi sa asawa ninyo. Hindi ko alam, ha? Wala akong alam. Pero, may mga anak na nagsasabing, sana hindi ikaw ang aking magulang. Di po ba? Mahalaga na pinagninilayan natin ang ating pagkatao. Nasaan ako? Ano ang aking narating? Ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? Our greatest mistake in life is to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng bawat nilikha ay hindi yung magkasala, kasi bahagi ng pagkatao ang pagkakasala. Bahagi ng pagkatao ang pagkakamali. Pero, ang isang pagkakamali na kadalasan ayaw nating itama ay ang alin? Ang gumawa ng tama, pero hindi tayo nagtatanong, ito po ba ang pinagagawa sa akin ng Diyos? How many among you, or how many among us have asked the question, ito ba ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Nag-asawa ang marami, pero hindi nagtatanong, pinag-aasawa ba ako ng Diyos? May nagpapari, at pag nag-a-apply sa seminaryo, tinatanong ko yun, bakit ka magpapari? Pag ang sagot ng aplikante, gusto ko pong maglingkod, hindi mo kailangan magpari para maglingkod. Anong mahalaga sa pagpapari? Tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Merong isang pari na hinahangaan ko noon, na kung saan, isipin nyo, nagtatrabaho ko sa San Juan, magsisimba ako sa Makati. Ang layo. Bakit? Ganun talaga eh, naghahanap tayo ng magandang maayos na pari, hindi po ba? Ano? Namimili tayo eh. Ha? Kaya nga, kahit naman sa Greenbelt ngayon, sinasabi ko na sa sumasagot sa telepono, sabihin nyo na kung anong oras ang misa. Di ba? No? Kasi talagang may nagtatanong eh, kailan po ang misa ni Father? Eh, sino ang Father? Di ba? Sasabihin mo kung sino ang Father. Di po ba? No? Oh. Talagang naghahanap tayo. Ako, inamin ko yun. Naghahanap ako ng maayos na misa. Maayos yung nagsasalita. 10 years na siyang pari at nang namatay ang kanyang nanay, nagmisa siya at sabi niya, ito po ang huli kong misa. Ito po ang huli kong misa. Hindi ko naintindihan na may huli kong misa. Yung pala, nagpapaalam na siya sa kanyang kongregasyon dahil sabi niya, isasabit ko na ang aking sutana. Lalabas siya sa pagkapari. So naintriga ako. Sabi ko, bakit naman? Maayos kang pari. Pero bakit ka lalabas sa pagkapari? Ang sabi lang niya ay, kaya ako nagpari ay dahil gusto ng nanay kong ako ay magpari. At dahil patay na ang nanay ko, wala nang dahilan na ako'y manatiling pari. Ano ibig ko sabihin? Mabuting pari siya. Maayos. Pero, ang dahilan ng kanyang pagpapari ay hindi siya itinawag ng Diyos, kundi dahil gusto lang niyang sundin ang kalooban ng kanyang nanay.
Sayang naman, di po ba, no? Pero, yung iba sa inyo, yung ba pinakasalan nyo? Talagang gusto nyo? Hindi, wala na tayong magagawa. Mamamatay na, malapit na, hindi po ba, no? Tanggapin natin ang katotohanan na marami namang nagpakasal hindi dahil yan ang gusto niya. Gusto yan ang magulang nila, hindi po ba, no? Kaya, pag may away, ay, hindi nagsusumikap magkasundo. Kasi walang dahilan para magkasundo. Hello? Nagbabalik tanaw kayo. Oh, hindi nyo na pwedeng isole yan. Tapos lang. Ang akin lamang ay nag-aanyaya ako at tinatanong ko sa inyo, yung po bang inyong mga ginagawa, yan ba ay dahil pinapagawa sa inyo ng Diyos o gusto nyo lang gawin? Sabi nga nila, when you pray, you pray because you want to meet God. You want to meet God and you want to understand and perhaps you want to build a relationship with God. But the sad story, many people pray and they would say, ay, dito ako nagdadasal kasi, o itong kasama kong magdasal, o umaattend ako sa commuting ito sa kanilang prayer group kasi I feel good when I pray with them. Naintindihan po ba ninyo yan? I feel good when I pray with them. Ano sabi po ni Santa Teresa ng Avila? Then you are not praying. You are not doing it for God. You are doing it for yourself. When we become self-centered, when I say self-centered, we are particular with how we feel, then we miss the point. Balik ako. Inaamin ko na naghahanap ako ng pari. Kasi I want to feel good. Di po ba, no? Then ang pagsisimba ay hindi para sa Diyos. Ang pagsisimba ay para sa sarili ko. Pinag-uusapan palagi ang sinodality, di po ba, no? Nakakasawa na, no? Kahit wala kayong maintindihan, ano? Wala, paulit-ulit eh. Pero yan ang pinagagawa ng Santo Papa, di gawin natin, di pa ba, no? Pero sabi po ng isang buting obispo, si Bishop Robert Barron, we have to understand the four moments of synodality, of journeying together. Four moments. Mahalaga. That you must be attentive, that you must be intelligent, you must be reasonable, and you must be responsible. Kaya pang memoryahin yan, di po ba, no? Intelligent, attentive, intelligent, reasonable, responsible. Di po ba, no? Attentive, ibig sabihin, mulat. Mayroong pagninilay, mayroong pagtatanong. At sabi, when you are attentive, you must be willing to hear the things you don't want to hear. Sa madalit sabi, you must be willing to see the things you don't want to see. You must be willing to feel
the things you don't want to feel. If you want to know the purpose, then you must be, you must open yourselves to something that is not comfortable. Ano sabi? Sabi ng mga santo, God has a way of comforting the afflicted, but afflict the comfortable. Comforting the afflicted and unhappy. Mas malakas na yun. Parehas lang ito. Ha? Mas nakikita niyo ako dito? Ay, pero may feedback eh. Ah, kasi bukas pa. Mas malinaw na ako. Kita niyo na ako. Oh, kita niyo na. Hindi mahalaga yung mic. Inuulit ko. Hello. Nagpi-feedback eh. Alam pa, nagpi-feedback. God has a way of comforting the afflicted and afflict the comfortable. Pag kayo ay masyadong komportable sa inyong ginagawa, dapat nagtatanong kayo. Bakit? Baka hindi yan pinagagawa ng Diyos. Hello? Kailangan nyo tanggapin yun. Pag masyado kayong komportable sa inyong ginagawa, baka hindi yan ang pinagagawa ng Diyos. Ang problema dyan, ang tagal nyo na sa CWL. At happy-happy kayo. Komportable-komportable kayo. Baka wala ng panahon. Di po ba, ano? Ay, naku, bad news. Ba't ba yung inimbita natin? Napa. Maiksi lang ang buhay. We need to be attentive. Ano sabi ni St. John of the Cross? If you are confronted with certainty and uncertainty, go with uncertainty. Go with uncertainty. The probability of finding God is greater in moments of uncertainty. Why? Because you are so keen. You are on your foot in unfamiliar territory. Kasi natatakot ka eh. Pag masyado ka na sanay, ay hindi na. Wala ka nang kinakatakutan pag masyado ka na sanay. Di po ba, ano? Yung iba nga, pag pinagrosaryo nyo, kahit tulog, tuloy-tuloy eh. Bakit? Sanay na eh. Sanay na. Oo. May mga pari, pag nagmisa, kahit malayo ang diwa, tuloy-tuloy eh. Sanay na eh. Memoryado. Di po ba, ano? Over-familiarity breeds contempt. Alam natin lahat. But, we don't want to go out on places we are familiar. Anong palagi natin sinasabi sa mga pari? Kayo, nagregudong kayo, di po ba, ano? Bago yung mga kura, no? Ha? Sa Cubao, kahapon nagmisa ako, i-announce sa Easter, sa Christmas, yung bagong assignment. Hindi namin ginagawa sa Maynila yun eh. Ano po? Bakit? Nakakatakot yun. Ano po? Kasi tuwing binabasa yung pangalan, halimbawa, Father in so and so, Paris priest, oh, the presentation of the LGs, pag gusto nila, ah! Di ba, ano? Pag ayaw nila, oh!
talaga naman. Diba? Lahat ba ng kura nyo, nagustuhan nyo? Ay, huwag kayo sinungaling. Diba? Pag nagbibigay ako ng recollection sa mga pari, sinasabi ko ito. Whether you're a priest or a bishop, there are four categories. There are priests that you revere. Yung bang ginagalang nyo talaga, no? Talagang may paring kagalang-galang. Tama po ba? May paring o may obispong kagalang-galang. Di po ba? Kasi talagang ramdam nyo, banal na banal. Di po ba, no? Pero may mga pari na hindi banal, pero love. Di ba? Love nyo lang. O, kita nyo na, correct. Kasi may mga paborito kayong pari eh. Di po ba, ha? Ay, love namin yan. Di ba? Banal ba siya? Love namin. Magaling yung kumanta, magaling sumayaw. Ano pa? Kasama namin palagi yan sa kainan. Magsabi kayo, love ninyo dahil nakakasalamuhan ninyo. Di po ba, na? Pag may hiningi kayo, oo, ay, talagang love nyo si Father. Di ba? Love. Pero, ang katotohanan ay, may mga paring ayaw ninyo at pinagtsatsagaan nyo lang. Di po ba? Ano, sasabihin nyo, hayaan nyo na, malapit na yung lipa. Iyon lang, ay, ba't siya? Ang tagal naman. Di ba? Meron kayong ganyan, ano? Totoo naman. Sa misa nga eh. Bakit siya? Priest, whether he is holy, you don't love him. You simply tolerate him. No? Matatapos din yan. Yung iba nga sinasabi niyo eh, mamamatay din yan. Uy, alam ko yan. Alam ko yan. Kawawa naman. Yun naman sinasabi ninyo eh. Diba? There are those who are revered, loved, tolerated. Some of them are bishops. Some of them are bishops. And worst, ano yung pang-apat na kategory ng pari? Priest, you cursed. You cursed. Huwag kayo sinungaling. Mga paring minumura ninyo. Mga paring sinusumpa. Diba? Meron eh. Meron. Not necessary that they are bad, but because they have said the things you ought to hear rather than the things you want to hear. Hindi dahil masama sila, kundi na ipamukha sa inyo yung mga bagay na dapat nyong tingnan. Diba, ano? Doon sa isang parokya kung saan ako naka-assign, meron doon lahat ng religious organization membership. May CWL siyang damit, may DMI, may Carmel, may Lourdes, ay lahat. Kaya, doon sa souvenir program, may picture siya sa lahat ng grupo. May picture siya. At 15 years na siyang PPC president.
Hindi pag-meeting. Sabi ko, huwag na tayong mag-meeting. Isa na lang kakausapin ko kasi siya lang naman ang susunod eh. Kahit ano suggestion ng iba, pag nagsabi na siya, ay, opo, nag-meeting ba tayo? Iba na. At pag may babaguhin ka, sasabihin niya, Father, wag na. Ito na, nakasanayan na namin ito. Di ba, ano? Ayaw na, ayaw na. Ano sabi ko? Sa prosesyon, isusuot ninyo ang uniforme. Simple lang, di ba, no? Sa prosesyon, isusuot nyo ang iyong uniforme. Ay, member siya ng lahat. Paano ngayon? Paano ngayon? Sabi niya, Father, talaga? Oo. Paano ako? Sabi kayo, bakit po? Ay, member ako ng lahat. O, di suot nyo lahat, sabi ko. Para malaman natin nasa ng puso mo. Ano ba ba, no? Pero, Father! Sabi ko sa kanya, kada kanto, magbihis kayo. Kaya ako, hindi niya ako love. Hindi niya ako revered. Dumating ang araw na hindi na niya ako tolerated. Dumating ang araw na sinumpa na niya ako. Bakit? Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na dapat niyang marinig. Ang pinakamasakit na ayaw niyang marinig ay ano? Nay, mas makakapaglingkod kayo kung hindi na kayo maglilingkod. Ano po ba ang aking pinagtutunan ng pansin? Ayaw ko ba siyang maglingkod? Hindi. Hindi ko po ba siya gusto? Hindi. What I'm trying to tell her is, you might be loving the work of the Lord and forget the Lord of the work. Naintindihan po ba niya yan? You might be enjoying the work for the Lord, but failed to love the Lord of the work. Maliligtas ba kayo bilang CWL? Makakapasok kayo sa langit bilang CWL? Ha? Yun ang akala nyo. You will not go to heaven by your affiliation. You will go to heaven by your relationship with God. Yun ang ibig kong pagtunan ng pansin. Ang ibig ko pong pagtunan ng pansin ay, sa gitna ng inyong mga ginagawa, nasaan ang Diyos? Baka gusto mo lang ang CWL, pero hindi mo, walang paglalim sa relasyon sa Diyos. Naintindihan po ninyo? We will not go to heaven. Me, I will not go to heaven for being a priest. I will go to heaven by my relationship with God. Ano sabi ni St. Thomas of Aquinas? Doon sa kanyang isang ecstasy, ano po? Sabi niya, I saw bishops and priests in hell. Isipin niyo yun? I saw bishops and priests in hell. Sa madalit sabi, sinasabi po ni Santo Tomas de Aquinas, hindi garanti na ikaw ay obispo, makakarating ka sa langit.
Hindi guarantee na ikaw ay pari, makakapasok ka sa langit. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi guarantee na CWL ka, papasok ka sa langit. Baka yan ang dahilan na hindi ka makapasok. Bakit? Masyado mong minahal ang gawain at nakalimutan mo ang Diyos ng dahilan kung bakit nandiyan ka. Naintindihan po ba ninyo ako? Let us close our recollection by a prayer. Ay, naintindihan nyo na eh. Diba? Maiksi lang ang buhay. Don't waste your life by doing the right thing. I believe to be part of CWL is the right thing to do for you. But perhaps you should entertain the thought, is this what God wants me to do? Is this what God wants me to do? Baka Father, may mag-resign dito, ikaw may kasalanan. Ay, kung yan naman ay kapapasok mo sa langit, buti na, di po ba, no? Mahalaga yun. Have you noticed, sorry for the words, have you noticed, karamihan ng member ng CWL, magsising edad. Uy, ayaw mo, senior daw. Uy, kaya nga magsising edad, di ba? May bata daw sa likod. Di ba? Bata-bata. Hindi bata. Di ba, na? Ano ibig sabihin? Baka tayo ay masyadong nagiging exclusive. Naitatanong niyo ba yun? Bakit yung iba hindi nagtatanong, pwede ba kami sumama dyan? Diba na? Ano po sabi ni Pope Francis? The most attractive face of the church is the face of holiness. The face of holiness. But the most busy are those who are clique. Click. Click lang sila. Diba? Ay, mahirap yun. You are attracted or people are attracted to you because, ay, parang masaya sila, no? Parang madalas sila mag-outing, no? Parang mayayaman sila, no? At saka pag may kainan sila, ang dami nilang pagkain, no? Oh, marami ding Sharon, no? Di ba? Lent is a time for self-introspection from birth to death. From birth to death. We will not be here forever. You will not be young. You are no longer young. Diba? If I say, as the psalmist would say, life is only 70, 80 for those who are strong. Naku, parang malungkot, no? Ako, 62 na ako. 62 na ako. If life is only 70, 80 for those who are strong, after my stroke, ibig sabihin, hindi na ako strong. Hanggang 70 na lang ba ako? Kung hanggang 70 na lang ako, 8 years na lang ako. Pero tanggap ko yun. Tanggap ko yun. Kung maka 80 ako, meron akong 18 years. Nakopo ninyo? Pag tumitingin ako sa salamin,
18 years na lang. Oo. Ano sabi sa aklat ng karunungan? We grow in wisdom when we know our days are numbered. We grow in wisdom when we know our days are numbered. Pagbilang ng araw. Pagbilang ng araw mo, alam mo na yung kung ano yung pag-aabalahan mo. Hindi mo na, huwag mo na pag-aabalahan yan. Di ba? Ha? Hindi na mahalaga yan. Hindi na mahalaga yan. Mahalaga, sabi na, kilay is life. Di ba ba? No? Iba sa inyo, hindi lumalabas pag hindi maayos ang kilay. Di ba ba? Ay, ganun talaga ang buhay. Di ba ba? No? Ganun talaga. Pero dadating ang araw, wala na kang pakialam. Bakit? Mas mahalag ba yung kilay kaysa sa mukha? Di ba? Basta, sabi ni Bishop Sok, basta siguraduhin mo lang, pag namatay ka, maganda ngayong lamay. Huwag kayong magtitipid. Huwag kayong magtitipid sa lamay. Sabihin ninyo sa inyong kamag-anak, bigyan nyo ng budget. Ha? Kasi yan ang huling araw nyo dito sa lupa. Na kung saan pipilahan kayo ng tao, sisilipin kayong ganyan. Isipin nyo, wala kayong magawa. Ang malungkot na kwento doon, kung bibigyan ka ng Diyos na kapangyarihang marinig ang kanilang sinasabi, baka maiyak ka pa. Di ba? Yung sasabihin na, ha? Sister, oh? Ang pangit! Uy, totoo yan. Totoo yan. Tayo mga Pilipino, napaka-pentasero natin. Oo. Mapari, mamadre, ha? Pag sinilip sa kabaw, ba't naman ganyan? Ang pangit. Ako, pinagdadasal ko pag sinisilip ko talagang kabaong, sana Lord, maganda. Ang hirap nung, baka mapaniginipan mo eh. Doon sa isang parokya, nag-bless ako. Ano po? Ha? Eh, wala tayong magagawa. Talaga nagpapatatuo kayo ng kilay eh. Di ba ba? Ha? Tabi, tabi, tabi. Ha? Eh, nag-bless ako ng patay. Hindi inahit ang kilay. Pero may tato na mas mataas sa kilay. Di ba, no? O panay ang ganyan nyo sa kilay ninyo. Ha? Wala na tayong magagawa dyan. Ano po? Ha? Ay kasi gusto nilang mataas ang kilay nila eh. So, mas mataas doon sa... Di ba? Ay, nagble-bless akong ganyan. Dalawang kilay. Pangit, pangit. Hindi lang pangit, nakakatakot. Diba? Ha? Sinabihan ko talaga yung kamag-anak. Sabihin nyo sa porinarya, ahitin yung kilay, ahitin. Sabi, ay, si Father, napansin pa yun. Ang hirap yata nung gano'n, no? The last hora. Di ba? Darating tayo doon. Kaya anong ginagawa ng iba? Nagpapakremate na lang. Para walang masabi na, namatay ng 80. Tapos yung picture nung sila yung high school. Hoy, huwag kayong tawa ng tawa. May kilala ko si WL. Namatay na matanda. Inanoint ko pa yun eh, bago namatay eh. Nagpa-cremate. Tapos yung picture, apa, ang bata. Kaya nung ako'y pumasok, nung ako'y magmimisa, sabi ko, dito ba?
Kasi hindi naman niya lang in-anoint ko eh. Sabi, ha? Sino? Filter. Alam mo naman kung 80 yung picture. At alam mo kung mga 60 lang inilagay, di ba ba? Ay, naku. Akala ko talaga mali yung porinari ang napuntahan ko. Sabi ng anak ko, Father, si mama yan, eh, ba't kanya ng mukha? Di ba? Nadinig niyo na yan sa akin. Ano palagi ko sinasabi? Hindi ko sinasabing magpaganda kayo. Pero huwag niyong babaguhin ang original. Bakit? Pag namatay kayo, papasok kayo sa langit, hindi kayo papapasokin. Oo! Diba? Bakit? Di nyo kamukhang original. Sabi, ba't matangos ang ilong nito? Sabi ni St. Peter, di ba? May matching yun eh, may matching, gano'n. Di ba? Para kayo tumitingin sa cellphone, ganyan o. Ayaw magbukas. Bakit? Hindi ka mukha. Ay, nako. Isipin mo, nakarating ka na sa langit, di ka pa makapasok. Bakit? Nung ini-scan yung mukha. Ay, hindi. We are too busy with so many things. Ano sabi po ni St. John of the Cross? In the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, where have you been? What titles you have gained? How much money you have? The only question is, how much love you have given? Seryoso yun, di po ba, no? Hindi tinatanong, yumamang ka ba? Nagtapos ka ba ng kung ano-anong degree? Nakarating ka ba sa Europe? Nakapag-pilgrimage ka ba? Nag-outing ka ba? Hindi yun itatanong ng Diyos. Ang itatanong ng Diyos, how much love you have given? Hindi yung gaano kalaki ang pagmamahal mo lang ang ginawa mo sa iyong kapwa. Sapagkat kung anong pagmamahal ang binigay mo sa iyong kapwa, yun ang pagmamahal mo sa akin. You know, my dear friends, we can do great things without love. We can do a lot of apostolate without love. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Sinabihan siya, kasi naglilinis siya ng puwet. Ano sabi sa kanya? Kahit magkano ang bayad sa akin, hindi ko gagawin yan. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Ako din. Kung pera nilang, hindi ko rin gagawin ito. Love must be the reason. Again, as I say, it's good to be a CWL. But it is not enough that you love CWL more than God. It is good to do the things you have been doing, but it is not enough if you fail to love God in the things you do. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. Sa ayaw at sa gusto natin. Kung dito kay pinanganak, dito kay mamamatay, kung ito ay unang araw ng kapanganakan, ito ay 80, 80, nasa na kayo? Huwag kayong sasabing nandito kayo. Lampas na kayo. Malapit na kayo. Di po ba? Yung iba sa inyo, nakabiti na dito. Wala na, nangangapit na lang kayo. You are still alive because of the mercy of God.
inaamin ko po sa inyo, isa sa aking panalangin ay ano, nawa maka 87 man lang ako. 87. Bakit gusto ko maka 87? Kasi gusto ko mag-celebrate ng aking golden anniversary as a priest on my 86th year. 86. So kung makaka 86 ako, o kung makaka masi-celebrate ko yung golden anniversary as a priest, 86 years old ako. O sasabihin nyo naman, ay, sa 86 pala kayo mag-golden, ba't gusto nyo maka 87? Diba? Natural. Wala nga naman pag-celebrate nyo, patay agad, diba? Diba? Dapat man lamang mayroong isang taong pamamaalam, diba? Nanghingi ka rin lang sa Diyos, lubusin mo na. Lubusin mo na. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. 2 days ago, a friend, a pilgrim, came. Nagpapapicture. Pinipilit niyang umiti sa picture, pero naiiyak siya nung sinasabi niyang, patay na si Mama. O, diba? Ang hirap magpapicture nung gano'n, diba? Sabi ko, kailan lang? February lang, Father. Oh. Bakit ka malungkot na malungkot? Eh, kasi, hindi mo naman inaasahan na mamamatay agad. Diba, ano? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. September 17, 2022, nung ako'y na-stroke. Alas 5:15 ng hapon. 3 months before, I had my blood test. Maayos ang blood test ko. Sabi ng doktor, you're so healthy. Oh, after 3 months, stroke. Completely paralyzed. Completely paralyzed. Ha? Nung nadala ako sa emergency room, ang meron na lang, simula leg, tenga na lang at mata meron, bibig meron. The rest, wala na. Kasama ko itong mga ito. Naiiyak na, nangingitim-gitim ng kuko. Ibig sabihin, wala nang hangin, wala nang oxygen. Ano sabi ng doktor? Sa emergency room, tinatawagan yung kaibigan kong doktor. Sabi niya, Father Dave might not make it. Ganun kabilis. Nagmisa ka ng alas 7, nagkasal ka ng alas 3. Pupunta ka sana ng Mega Mall dahil may dinner kayo, birthday. Alas 5:15. Biglang, tumigil ako. Sabi ko lang sa kasama ko, naduduling ako. Sabi niya, baka vertigo. Hindi. Ang vertigo, umiikot ang daigdig. Naduduling ako. Wala akong makitang maayos. Sabi niya, sige, tabi natin sandali. Tapos sabi ko sa kanya, tawagan mo sa ganun. Bakit? Hindi ko na nararamdaman ang kamay ko. Itaas mo nga. Hindi ko na nga maitaas eh. Sabi niya, tumingin ka sa akin. O, nakakatingin pa naman ako. Ngumiti ka. Hindi ngiti. Bakit ka pinapangiti? Kasi kung tabingi ang mukha mo, baliwanag na stroke. Ay, hindi naman tumabingi. Sabi niya, baka pagod ka lang. Hindi. Tawagan mo sa ganun para ipag-drive ako kasi yung aking wala nang pakiramdam ang bewang ko. In 15 minutes, Can you imagine? Nandun ka, maririnig mo sa usapan, Father Dave might not make it. Sabi ko, ano kay tsura ng might not make it, no? Diba? Mga minamahal na mga kapatid. Nobody knows. Ang sabi lang ng mga kasama kong pari sa seminaryo, feeling mo ba mamamatay ka na?
Sabi ko, hindi naman. Bakit? Wala naman nagpakitang kaluluwa ng mga ninuno. Kasi pag mamamatay ka na daw, susunduin ka na daw ng mga kaluluwa ng mga... Wala naman. Pero, inaamin ko sa inyo, maraming tanong. What will happen? Dalawa lang naman kasi ang mangyayari. Ano? Paggulay o patay? Pero kung papipiliin ka, parang gusto mong patay na lang. Gulay? Sabi ko, Lord, ano mangyayari? Habang panahon akong nakahinga, ay pinagdasal ko na maka-87 ako. Ha? Di matagal-tagal pa yun? Sino mag-aalaga? Sino magtsatsaga? Di po ba, ano? Ay, maraming tanong. Maraming tanong. Ano lang meron ako? Ang sabi ko lang sa Diyos, alam mo naman, Lord, mahal kita. Pero alam ko rin, mahal mo ako. Pero ngayon, di ko alam kung ano mangyayari. Di ba? Oh, MRI, ang daming turok, alam ko. Di ba? Tapos, after 3 hours in the emergency room, nagkakaroon na ng pakiramdam yung aking paa. Sabi nung head nurse sa emergency room, Father, ililipat ko na kayo sa ICU. Ibig sabihin, may pag-aasa, ililipat pa sa ICU, hindi po ba, ano? Baka sa morgue ililipat eh. Sa ICU, hindi po ba, ano? O ito ngayon, sabi, Father, kailangan nyo mag-diaper. Alam nyo ba ang hirap nun? Father, kailangan nyo mag-diaper. Magsabi man ako hindi, hindi naman ako nakakagalaw. Di ba? Ang hirap na naka-diaper. Ang problema, wala kang magawa. Ano? Lord, makikita na nila. Di ba? Gusto kong imulat ang aking mata. Gusto kong malaman sino yung mga natawa dyan. Sino? Kasi alam naman nilang pari ako eh. Di ba? Ano? Isipin mo, huhubaran ka sa publiko. Di ba? Ano? Kahit sabihin nilang, sanay naman kami, Father. Sanay ka, ako hindi. Di ba? Oh. Alam nilang, pari. Oh, tapos magmimisa ako. Masabihin, ay, nakita ko na yan. Naintindihan nyo? God has a way of making us vulnerable. Regardless of how much money you have, regardless of what titles you have gained, presidente ka na kung anong, magsabi kayo. Ano palagi ko sinasabi? Parehas lang ang itsura ng mga taong naghihingalo. Mayaman o mahirap, parehas lang. Yung mayaman, nag-i-English lang, pero parehas lang. Pag mahirap medyo, aray. Diba? Pero pag mayaman, och. Slowly. Parehas lang. Nako po ninyo, sa palagay nyo, may pagkakaiba yung nasa emergency yung pulube tsaka CWL? Magsabi kayo, diba? Ano? Parehas lang. What I'm trying to say, don't be complacent. Don't be complacent. Ano sabi ko kanina? You will not be saved by your affiliation. You will not be saved by your uniform. Because we came to this world naked, we will leave this world naked.
dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, hari nawa makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Mga minamahal na mga kapatid, as I've said, maiksi lang ang buhay. Hindi yan paramihan ng recollection. Hindi yan paramihan ng retreat. Paayusan ang buhay yan. Diba, no? Ang mahirap doon, ang dami mong recollection pinuntahan, hindi ka nagbago. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, as I've said, two moments, the day you are born, hopefully you know the purpose why you were born. Because what you have is a gift from God. What you do with what you have is your gift to God. You have heard this many times from me. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Everything that your hands can hold, in the future, it will fall away. Bakit ba tayo nakakabasag ng pinggan, ng baso, nakakahulog tayo ng kutsara tinidor? Kasi hindi na kasing lakas ang ating mga kamay kumpara noon. Di po ba, no? Yan ang katotohanan ng buhay. Pag kayo hindi na nakakapatay ng lamok, matanda na kayo. Oh, totoo yan. Ay, may lamok. Ayun. Wala. Pag hindi nyo napatayan, matanda na kayo. Di ba, no? Ay, talaga! Di ba? Kaya nga sinasabi ko doon sa iba, bakit ba kailangan mag-antay ninyo kayo tumanda bago kayo maglingkod sa simbahan? Di ba, ano? Pag inanyayahan nyo yung mga bata, sumama naman kayo. Ay, dami ho namin ginagawa. Ha? Ang dami nyo ginagawa. Yan bang pinagagawa sa'yo ng Diyos? Di ba? Si Father naman, pipintasan na naman yung matatanda. Hindi. Mahirap yung kahit tayo matanda na, gusto natin maglingkod, hindi na tayo maayos makapaglingkod. Di ba? Gusto mo magbasa? O gusto mo maging lektor? Oh! Kahit gano'ng kalaking libro, nilalay. Dati naiinis ako pag nagmimisa ka, mayroong tunog na tunog na cellphone. Napansin nyo, tunog na tunog, hindi ko pinapansin. Oo. Oh. Alam ko, matanda may-ari mo. Oo. Oh. Umuungol pa, di ba lang? Bakit? Hindi niya alam. Akin ba yon? Akin ba? Di ba? Ayaw ko lang tingnan, pero kita ko eh. Di ba? Sabi, iyon. Akin ba yun? Nasaan? Hindi makita yung cellphone. Yung iba nga, pag nakita yung cellphone, tumutunog. Hindi man lang alam kung paano isa-silent. Ikagagalit mo ba yan? Hindi. Ikahihiya mo ba yan? Hindi. Bakit? Bahagi yan ng pagkatao. We are so unhappy with so many things because we have failed to accept who we are. Tanggapin natin yung aking yumaong spiritual director, inatake sa puso, nakaupo na lang sa wheelchair, palagi na lang nagdadabog. Bakit? Hindi na niya magawa ang kanyang gustong gawin. Bakit yung matanda na nagalit na sinabi ko, mas makakapaglingkod kayo kung hindi na kayo maglilingkod? Bakit? They find their values with the things they do. And you forget the truth that you are not what you do.
You are not with what your title. Ako ba hindi na magiging pare pag hindi na ako nakakapag-misa? Pare pa rin. Ikaw ba? Hindi ka na magiging CWL pag hindi ka na nakaka-attend ng meeting? Oh, hindi na, Father. Hindi na. Hindi na na-attend eh. Diba? You must understand to be a CWL is about what is in your heart, not what you do. It is not about what you wear. If you continue to love God in the way you love Him today, then you remain who you are. It is not what you do. Mga minamahal na mga kapatid, kaya tayo malungkot kasi, ay, wala na akong pakinabang. Bakit? Nung pinanganak ka ba, may pakinabang ka ba? Wala ka namang pakinabang na pinanganak ka, di ba? Ikaw nga sakit lang ulo ng magulang mo eh. Sadyang ganun. The first 40 years are years of sunrise. The last 40 years are years of sunset. 40 years, sunrise, patayo. Pag 41 and above, pahiga na. Sunset na, di ba? Yung mga mukha nyo, mukha na kayo na sunset. Di ba? Tanggapin nyo na. And be happy for who you are. Be happy. Your value is not what you can do. Your value is not what you have been doing. Your value is who you are. Hindi naman titigil ang pagmamahal. Pag matanda na, hindi po ba? Na? Hindi naman. Do you cease to be a loving person when you cease to become an active member of CWL? Hindi. Yung iba nga, mas naging mapagmahal eh, nung nawala na eh. Hindi po ba, no? Bakit? Naintindihan nila na ang pagmamahal ay hindi doon sa ginagawa. Pagka minsan ang pagmamahal, yung ikaw ay nakikinig na lang. Di ba, no? Ang dami pagka minsan pinag-aawayan eh. Di ba? Naku, sister, kung alam mo lang. Naku, sister. Tigilan nyo yan. Ha? Sadyang may mga taong ayaw kayo. Di ba? At may mga taong ayaw nyo rin. Di ba ba? No? Oo. Darating ang araw. Ha? Palagi ko yung sinasabi. No, ko'y bata-bata pang pari. Ano po? Ay, masyado akong apektado sa intriga. Ngayon, di na. Meron nga paring siniraan ako eh. Oh, sinumbong ko sa bispo. Talagang malungkot na malungkot ako. Inamin ko yung kay Bishop Sok. Sabi ko, pag nakita ko talaga yun, sasagasaan ko eh. Pero ngayon, wala na. Ano ngayon, kung yan ang sinasabi niya. Di ba? Ikaw ang nakakakilala ng iyong sarili. Tama po ba? Pag sinabi ba nilang mabait ka talaga? Oh, kita nyo na, tanggap nyo hindi kayo mabait. Pag sinabi nilang kayo ay masama, masama ba kayo? Hindi. Kayo ang nakakaalam. Kayo ang nakakaalam. Tatanggapin tayo sa langit hindi dahil sa sinasabi ng ibang tao. Tatanggapin tayo sa langit kung sino tayo. Maganda yung tanong yun. Well, apektado tayo doon sa sinasabi ng ibang tao, pero sana mas apektado tayo kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. Tama po ba, na? Mahalaga yun. Father, anong ginagawa mo doon sa mga taong galit na galit sa iyo? Ay, di, pinagdasasal ko. Di ba? Hinahayaan ko. Oh, galit daw kayo sa akin. Oo, oh, kakausapin ako. Magbubongang ang ganyan. Oo, oh, sige. Oo, oh, haya mo. Tapos, ngitian mo. Ayaw tumigil, ngitian mo. Di ba? Mapapagod din yan. Tapos,
Pag sinumpa ka na, ba't ako magagalit? Di po ba? Ano sinasabi mo, Father? Well, ginigitin ko lang. Tapos sinasabi ko lang sa kanya, mamamatay ka rin. Lahat matatapos. Isipin nyo, hindi kayo kakain ng maayos dahil meron kayong nabalitang may sinabing hindi maganda tungkol sa inyo. Ha? Tapos siya, masarap ang kain niya. Aba, hindi kayo matutulog dahil kung ano sinabi niya tungkol sa iyo. Tapos siya, hangimbing ng tulog. Mga minamahal na mga kapatid, life is a series of birth, death, and rebirth. Sometimes, you die ahead before your death. You die from what? You die from your need to be needed. You die from your need to be important. You die from your need of being what? Magsabi kayo. Sabi nga na isang pare, si Father Rolheiser, sabi niya, well, sometimes our difficulty is to accept the paschal death that happens. The death of our youth, the death of our dreams, the death of our plans. Wala. Tanggapin mo yun. Only then, when you're able to accept those things have died, it's only then you can have a rebirth. Kung tanggap mo nang hindi ka na bata, mabubuhay ka pang buli. Na ano? Hindi na ako bata, matanda na ako, 'di ba? No? O tanggap, bingi na ako. Ano kayo, 'di ba? Sabi nga nung isang monsignor na retired, patay na, no? Ay walang makuha ang pari, siyang pinagmisa, retired. Ay, ba't siya retired? Ay, kasi mahina na, masakitin na, nakakatulog na sa misa. O, ay di nagmisa, nakatulog sa misa, ginigising na sa Kristan Mayor, hindi magising. Buhay pa naman, buhay pa. Kaya lang, wala. O, di nag-aalisan ng mga tao nang walang final blessing. Walang final blessing. Hindi na nga siya nagkukumunyo kasi wala na eh. Di ba? Pinagmisa na lang, lay minister na. Kaya lang nakatulog sa misa. Oh. Eh, sinabi ko, Monsi, nabalitaan ko ah. Ano yun? Iniwan ka daw ng mga tao ah. Nagmimisa ka. Hindi siya nagalit. Tanggap niya eh. Oh. Ano sabi ko? Sana pagtanda ko, tulad ko, maging katulad ako sa kanya. Ano? Tanggap mo ngayon pagtanda. Ano sabi lang niya sa akin? Tamo yung mga taong yan. Pag sila natutulog sa misa ko, oh, hindi ko naman sila iniiwanan. Ah, diba? Totoo? Bakit nung ako natulog, iniwan nila ako? Ay, tanggap ko. Ha? Darating ang araw, ganun. Tanggap ko. Diba? Oh. Kung anong kalooban mo, diba? Oh. Meron dalawang matanda, 80 na, nag-date pa. Gusto ng lalaki, makapag-asawa pa. Aba, true story ito. Ano sabi ng mga anak? Father, sabihan mo naman si Papa. Ang tanda na. Kung gusto niya yung may kasama, ay di, maghanap ng kasama. Di ba? Gusto mo pakasalan. Di ba? No? Oh, ay talagang mayroong ganun eh. Di ba ba? No? Sabi kayo, bahala kayo sa buhay niya, hindi naman yung tatay ko eh, di ba? Sabi, father naman, di ba? Maraming kwentong ganon. O, oh, sinundo ni Lolo si Lola. Oh. Tapos, pagdating sa gabi, inihatid. Sabi nung apo kay Lola, Lola, kumusta ang date ninyo?
tatlong beses ko sinampan. Si Lolo nagnasa pa? Hindi. Ay, ba't sino sinampal? Akala ko patay na eh. Diba? Ang hirap nung gano'n, ano? Akala ko. Di ba? Ano sabi ng Cardinal Chito? Ano sabi ng Cardinal Chito? Well, misa nakakainis yung nagmimisa ka. Mayroong batang iyak nang iyak. Ang ingay-ingay. Pero, dapat magpasalamat ako. Bakit? At least alam ko, may mga batang dumadating sa simbahan. Kaysa, yung nagsisimba, matatanda na. Kung hindi natutulog, ubo ng ubo. Di ba? Tanggapin natin. Darating tayo doon. Anong kasunod na punto? Kung hindi nyo ito naintindihan, apa pag namamatay kayo, sino susunod sa inyo? Kasama sa inyong trabaho ang mag-recruit. Hello? Huwag kayo tawa ng tawa. Naintindihan niyo ako? Yes! Alam niyo na ngayon na tungkulin ninyo hindi lang yung inyong ginagawa kundi mahalin ng Diyos. Di po ba, ano? Pero ang pangalawang punto ay kasama sa tungkulin ninyo na kayo mag-recruit. Sapagkat pag kayo nang wala, wala na. Wala na. Mahirap yung kayo lang masaya. Di ba? Darating ang araw, yung may iwan, malungkot. Isipin mo, ikaw yung pinakabata, ililibing mo lahat yung matatandang yan. Ikaw yung maghanap ng pare, Father! Bisahan mo naman si sister, gano'n. Parang lang, ha? Inaantay mo na lang maubos. Di po ba na? Naintindihan po ba niyo ako? You have to understand that you are loved by God for who you are. Not of the things you can do. Para naman. I hope you understand. We are called to love God. Our value is not what we can do. But hopefully you realize that you are loved God by who you are. Third, I hope you understand that when we talk about death, birth, and rebirth, there will be a time that you allow yourself to die so that someone will be born again. Learn to pass on. Learn to pass on. Di ba? May mga parokya ang choir, CWL. Ano po? Mabuti ko yung bata-bata. Yung matatandang CWL. Ang bagal na ng kanta. Ang misa dapat 30 minutes. Pag sila ang choir, isang oras pa lang. Ang bagal eh. Ha? Abay, kumuha kayo ng bata-bata. Ano mangyayari sa atin, di po ba? Na? Ay. You are loved by God for who you are. Sana alam niyo yon. Huwag kayo tawa na tawa.
Alam po, sana kayo na, alam ko, mahal ako ng Diyos. Nakapunin niya. When I was completely paralyzed, I was so assured that I am loved by God for who I am, not for what I can do and for what I have done. Kaya confident ako. Confident ako. Nang aking pagkapari ay hindi kung anong aking nagagawa. Hari nawa, naintindihan po ninyo ako. Maiksi lang ang buhay. No. Kung kayo ay madali mainis, bawasan. Kung kayo magagalitin, bawasan. Ano po? Pero tanggapin ninyo, pag kayo matampuhin, matanda na kayo. Ay, pasensya ka na. Ay, naku, matanda na yan. Matampuhin na eh. Tanggapin, di ba? No? Tanggapin. Pag ang inyong mga anak, tinatanong ko, Ma, saan ka na naman pupunta? Huwag niyong ipaliwanag ninyo. Baka sa pagpapaliwanag niyo sa inyong anak, silang pumalit sa inyo, di ba? No? Yes. Hindi, hayaan mo ko. Hindi pwede yun. Ipaliwanag ninyo. Oh, eh, di ba? Ilan kaya ang anak ng CWL na naging CWL dahil sa kanyang nanay? Di ba, na? Mahirap itanong yung, ilan kaya mga pari na naging pari dahil sa kanyang tatay na pari? Mahirap, pero ay CWL na lang, di ba ba, na? Di ba? We don't have the luxury of time. We become older every day, one day weaker. We don't mean to stay forever. As much as we wanted to, as much as other people wants us. Whether you like it or not, who we are today is a product of our choices. Who we are today is a product of our choices. Choose heaven. Choose heaven. Not just being happy here on earth. Choose heaven. Diba? When you look at your colleagues, can you honestly say, magkikita kami niyan sa langit? Diba? Mahirap yung wala kayong kakilala doon. Hindi tayo nag-iisip ng gano'n, no? Nainisip niyo ba yun? Ilan ang CWL kaya sa langit? Uy, hindi ako nagbibiro. Di ba? Will I find company when I go to heaven? Diba? Serious ako. Nakikiraan lang tayo. Ano sabi ni Simon Sinek? If you want to walk fast, you can walk alone. If you want to walk further, you walk together. But if you want to reach your destiny, you must walk with the right people. You must walk with the right people. You want to go to heaven? Walk with people who wants to go to heaven. And because you are walking towards heaven, then you must accept that we will see each other in heaven. When I long for resurrection, sinasabi ko ito palagi, when I long for the resurrection, I don't simply long for seeing God. Hindi lang yung makita ko ang Diyos. Hindi lang yung hindi na ako magkakasakit. Hindi lang yung hindi na ako magugutom. Hindi lang yung wala ng allergies. Hindi lang yung wala ng bawal. Hindi lang yung pwede ko nang kainin lahat ng kainin. Hindi lang yung mahina. Hindi yon. When I think of heaven, honestly, I think that I will see
my Father again. You must have reasons why you want to go to heaven. Why? We cannot prevent anybody from dying in this world. Darating yun. Darating yun. Pero sana may dahilan ka. Sana may dahilan ka na makarating sa langit, hindi lang yung ako'y muling nabuhay. Eh ano ngayon? Kaya nga, kahit malayang malaya ka, kung wala ka na makakilala, malungkot. Diba ano? Ang dami nagsisimba araw-araw na hindi nakilala yung katabi. Diba? Siguro yung pari makikilala niyo, ay si Father yan. Eh kasi mas marami kayo. Pero pag si Father, sino ka? Parokyano mo ako? Ah, pasensya ka na, dami kong parokyano. Hindi pa ba? No? Diba? Ay, ganun talaga. Do not end your life in regrets. In regrets of what? By failing to do the things you ought to do. Remember the words of Saint Paul, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Kung anong iyong tinanim, yan ang iyong aanihin. Pero pag umani ka na hindi ka nagtanim, ang tawag sa iyo, magnanakaw. My dear sisters, my dear brothers, my dear friends, it takes time, but time is limited. It takes energy, but we are not always strong, especially when prostration seeps in. For a better cropping, we must invest. Invest not only to ourselves, but to the people around us. Do you know the three greatest gifts that God has given us? Three greatest gifts. Number one, life. Because without life, there's nothing to talk about. Second gift is the freedom to make a choice. Ang ikalawa sa pinakamagandang biyaya ng Diyos ay ang kalayaan na mamili. You have the freedom even to choose or not to choose God. Ganong kalaya tayo. Can you imagine? You are created and you have the freedom to choose not your creator. Ay, ang ganda nun, di po ba, no? If you choose not to go to heaven, that's your greatest gift. To exercise the freedom to make a choice. But what is the third greatest gift? The gift of family, the gift of friends. To be in CWL is a gift. You have people to walk with so that you can walk further. But hopefully, you are walking together so that you will go to heaven. Diba? Of course, hindi naman tayo sabay-sabay. Diba? Talagang mauna kayo sa akin. Nagmisa ako sa patay, sabi, iyakang-iyakan, ha? Touch na touch. Sabi niyo, sana Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman? Para wala nang iyakan. Sabi ko, nanay, hindi naman tama yun. Bakit naman, Father? Inimbitahan niyo lang akong magmisa, isasama niyo ako. Hindi naman tama, hindi pa ba? Na? Ay, ako. Keep this in mind, perhaps in closing, Matthew 13:12, for whoever has, to him, more will be given, and he will have abundance.
But whoever does not have even what he has will be taken away from him. Ha? Anong meron ka? Alam mo ba kung anong biyaya meron ka? As I've said earlier, it is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Sometimes the very things you complain are your greatest gift. Sometimes, sabi nga nung isa, kung hindi ako nagka-cancer, Father, baka hindi ko nakilala ang Diyos. Ano sabi ko? Kung hindi rin ako nasaksak noong 1981, hindi ako pari ngayon. Kung hindi ako na-hold up noong 1981 at muntik na ako mamatay, baka hindi ako pari ngayon. God has a way of calling us, afflicting our comfort so that we will be able to hear the God who has been wanting us in the very beginning. May silang ang buhay. Again, my dear friends, keep this in mind that Lent is not about sin. It is about the love of God in spite of the many sins, in spite of the many failures, in spite of the many misgivings. Lent is about love. You are love. And hopefully, when you go home, whatever you do, whatever you are not capable of doing anymore, you will understand that you are love. That you are love. Mahirap yun eh. Bakit? Sometimes your very daughter, your very son is unloving to you. Diba, no? Don't worry. What is important is the love of God. Lent is a season of hope. Lent is a season of second chance. For some, Lent is a time to do overtime. Bakit? Maiksi na lang ang panahon. No? Maiksi na lang. Isa po sa aking apostolado ay ang kadiwa sa pagkapari. The sick and retired priest na binuo ng yumaong Monsignor Sabino Benco. So, nagkikita sila taon-taon. Nagkikita-kita sila taon-taon. Sabi nung misa ni Bishop Sinense, batiin mo katabi mo. Sabihin mo, good to see you. Pero baka hindi na tayo magkita next year. Di ba, no? Eh kasi, ganun talaga eh. Totoo naman. Totoo naman. Ha? Hindi mo naman maaasahan na yung katabi mo ngayon, katabi mo pa rin next year, di ba, no? Sapagkat ang katotohanan ay ano, merong natulog kagabi, hindi na nagising kaninang umaga. Di po ba? At merong mga nagising kaninang umaga na nagplano para ngayong gabi, hindi na umabot. Bakit? Sadyang mahiwaga ang buhay. I hope naintindihan niyo ako. No? Aba! Ah! Oh, oras na! Diba? Ang aking closing ay ano? Minsan, hindi kumain yung aking spiritual director, hindi sumama sa breakfast. It never happened na hindi sumasama sa breakfast ang yumaong aking spiritual director. So, pinasundo sa akin. Sinundo ko sa kwarto. Pagkatokong ganyan, pagbukas niya, nagulat ako. Bakit?
bihis na bihis. Sabi ko, isang lakad ninyo. Ba't hindi namin alam na may lakad kayo? Sino magdadrive? Ako lagi ang nagdadrive eh. Saan ang lakad niyo? Wala. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Hindi kayo sumama sa breakfast. Sabi, eh kasi, nagbihis na ako. Bakit nga? Ha? Kagabi, nahihirapan akong huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Para pagtingin niyo sa akin, at least disente. Ganun niya katanggap ang kanya sarili. Di ba? Ganun niya katanggap ang kanya sarili. How we wish we are fully dressed and prepared, no? How we wish. Kaya mamayang gabi magbihis kayo. Practice ba? Practice. Practice. Oo. Di ba? Sabi ni Father, ano daw? Magbihis na daw. Tapos sabihin mo sa asawa mo, kung ano man ang aking nagawa, nakasakit sa iyo, patawarin mo. Kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutang mahal na mahal kita. Dapat ganyan. Kung meron akong hindi na nagawa, pahintulutan mo na lang na hanggang doon na lang ako. Tapos halikan mo ng masarap na masarap. Ang... Tapos sasabihin niya, bakit ka nagpapaalam? Ramdam mo bang mamamatay ka na mamaya? Sasabihin mo sa mister mo, hindi. Pero feeling ko, ikaw. Life is short and death is certain. You came with nothing, you will leave with nothing. Hopefully, you are able to leave behind a legacy. Maiksi lang ang buhay, dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Hari nawa, makapag-iwan ka na magandang alaala. Anong sabi ni St. John of the Cross? Sa takip silim ng iyong buhay, sa iyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos kung saan ka nakarating, magkano ang iyong naipon, ano ang iyong naabot, kundi gaano kalaki ang pagmamahal na iyong pinagkaloob. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po.